isang kaso ang nabuksan. May kumalat na chismis na ang pamilyang Bagong Salta ay may malagim na istorya. At nakilala ang apat na suspect. Bago sumalang sa investigasyon, nagbukas na ng evidence boxes ang mga suspect. Ang nakakita ng bawang na ebidensya sa kaso, siya ang sila rin. Isa sa inyong apat ang nagkalat ng chismis niyo. Para matulungan maghanap ng ebidensya, kailangan nilang dumaan sa mga fact-finding mission. Problema! Ito na pa dito! Kalbo! Uy, guys, meron pa dito. May CD din dyan? Ha? Ano to? Parang one word, tas may ano, tas ang dami pa. Ay, akin na yung kalungkutan. Paano tayo na makakabuo? Bakla ka ng taon. Kasi nung pagkalagay pala ng mga CD, saan niya nilalagay, ano-ano yung mga pinapasok niya, kaya siya talaga masok sa isip ko na salarin. Nabigo ang mga suspect sa unang misyon, kaya naman nagsimula na ang mga pagdududa. Sino ba kasi nagbigay ng sagot na to? Hindi sabihin nyo na lang para hindi tayo nahihirapan lahat. Dito na yung tumaas ang kilay ko at kay Waki Kiray. Kasi ba naman, ginulo niya yung mga CD. Siya yun eh. Siya talaga yung nagsimula ng gulo. Parang sinasabotahin niya yung laro namin. Tinitingnan ko yung mata niya eh. Every time na nagsasalita siya, sabi ko, meron tong hidden agenda eh. Tingin mo ba may nananabotahin? Meron! At galit na galit ako. Oh, si Kay. Kuya Waki. Ah, sorry. Kuya Waki. Sa ikalawang misyon, nahati sila sa dalawang grupo, kung saan nagsama ang mga pinagdududahang sina Waki Kiray at Kay. Actually, nagjo-joke lang ako kanina. Oo, parang feeling ko hindi naman talaga ito. Iba laro na ito. Baka sa una nang sasabotage siya, sa pangalawa, ginagalingan na niya. At sa huli, ang pares ni Waki at Kay ang nagtagumpay, kaya sila ang nakaalam ng ebidensya. Dapat siguro, binibigyan siya ng paborito niyang inumin na cranberry juice. Kayo yung magde-decide kung isi-share niyo ba sa inyong mga kasamahan ng clue na nalaman niyo mula sa ating informant. Ngayong gabi, mas magiging matindi ang pagbibintang. Ay. Gusto talaga mabigat na agad? Siyempre kasi kailangan natin umabot ng... Ay! Hindi! Oh, gusto niyong lakas pa eh! Oh my God! Ay, may... Bakit nung naghahanap tayo ng mga words sa CD, eh parang may sarili kang balak. Ako nga lang ang kumikilos. Kinukuha ko yung mga CD kasi kailangan kong bumuo nung salita na sinasabi na kailangan natin buuin. So anong problema mo? Nung nakuha na natin yung tamang timbang, yung reaction mo hindi ka masaya, bakit? Sabi ko, hala. Replay. Na joke lang. Oh, my God. Hala. Ganun yan. Hala. Ready na ba kayo malaman kung sino ang tunay na salarin? Kasali pa rin kayo sa pag-iimbestiga, mga katropay. Ang makakahuli ng mga ebidensya kasama ang special agent na si Karina Bautista. Ang mga katropay na may tamang hinala ay may chance pa rin mabigyan ng pamuya. 10 ang mabibigyan ng pamuyang 500 pesos. 5 ang may chance magkaroon ng 1,000. At kung mahuli mo ang sila rin, maaaring ikaw ang isa sa dalawang mabibigyan ng pamuyang 2,500 pesos. Tuloy ang hulihan ngayong Linggo sa Tamang Hinala. At saka Kay, kayo yung magde-decide kung isi-share nyo ba sa inyong mga kasamahan ng clue na nalaman nyo mula sa ating informant. Uhaw na uhaw ata sa bagong chika palagi ang salarin. Dapat siguro, binibigyan siya ng paborito niyang inumin na cranberry juice. Alam mo, Kuya Lou, kasi ito, teamwork naman kami dito eh. Kumbaga, nag-i-enjoy kaming lahat eh. Bakit naman namin isi-share?
Hindi. Bakit isisir? Madamot kami. Akala ko papunta na tayo sa kabutihan ng loob eh. Hindi, madamot tayo. Hayaan natin sila problema. Bakit naman sa tulungan? Pinaghirapan nyo eh. Pinaghirapan namin ito. Nasuka nga ako sa patis. Kanita ko sa toyo. Okay. Kaya naman, tawagin na natin ang dalawa, please. Laglag. Alam mo kanina, yung babang naghuhulaan silang yung mga tamang sagot, parang nag-aaway silang dalawa. Ah, nandiyan. Oh, nag-aaway? Hindi, talaga. Kaya una ko sila pinatawag ay dahil in-announce ko sa kanila na sila ang nakakuha ng pinakamaraming tamang sagot. Kaya sila ang nakakuha ng clue kung ano nga ba ang talagang pinaka-favorite na inumin ng ating suspect. Na bago lahat, binigay ko sa kanila ang clue. Gusto ko kayo na magsabi diretsahan sa kanila. Pero na yan, kasi kung napakabuti ka ako. Wow. Ikay. Oh, na-touch ako na halos mga ngayon, no? Oh, kita mo? So, share niyo. Specious na ngayon. Go. Ano sasabihin mo? Go. Okay lang yan. Kasi na-feel ng heart namin na kailangan sa mga gantong game, teamwork talaga. So, hindi namin. Suspicious. Bakit ayaw nyo i-share? Kaya mawaki ngayon, kung tingin mong hindi si Kai, samantala kanina, grabe ang turo mo kay Kai na parang siya talaga may sanga sa pamilya mo. Ngayon, agad, para sa'yo, sino? Si Kiara, ikaw. Si Kiara kasi nakita ko, parang naturing ang babae, tapos hindi mo alam lasa ng mga tinitikman mo. Kaya sabi ko, ay, si Kiara. Kiara talaga. Kaya baka sakali nagbagong isip mo. O mamaya, meron ka pa konting duda kay Waki pa rin. I apologize talaga. Ako, strategy kasi all this time eh. Based tayo sa facts, di ba? Sa natikman naming drink, nung salarin, it is a healthy drink. At typically, iniinom to ng mga babaeng may UTI. Tama. Oh, mga babaeng, so paano mo nalang may UTI? So, feeling ko si Kiara. Medyo nagbaliktad ah. Yung dalawang pinakamaraming hinala ngayon, grabe. Silang dalawa, ikaw tinuturo. I won't go against what they're saying kasi once na nag-against ka sa decision ng group, pag-iisipan ka na agad nila. Jason? Sa tingin ko? Kung sino? Feeling ko si Kai. Aba? Pili ko, marunong siya. I don't think so. Kung kanina, palagay mo, di dapat nilaglag niya na ako. Alam mo ba, yung medyo mga mahihirap na sagot, siya ang nakasagot. Kaya, ikaw? Pero kasi ayaw nila i-share yung, given na. Ibigay naman ako, close, sabi ko, healthy drink na iniinom ng. Oo, pero ayaw nila i-share. So, ibig sabihin, isa sa kanila, yung salarin, ibig sabihin, ayaw niyang magtulungan. Okay, fine. So, yung drink sa to, energy drink. So para sa'yo, sino pa rin? Ako si Kuya Waki pa rin. Waki pa rin. Ito pinakamaganda, meron pa tayong last na fact-finding mission. Kasi tikiman mamaya, uli. Ha? Tikiman uli. Oh, mamaya, magbago ang mga isip ninyo. Mm. At ito ang mga kailangan gawin. At ito muna ang ating informant. Kung nabibigyan ng mga packed goods ang mga kabarangay namin bilang ayuda, ang ayuda naman na bigay ng salarin ay chismis. Pero ako, may ayuda akong impormasyon tungkol sa kanya. Actually, nirecord ko nga yung boses niya. Pero... Yun. Narecord ang boses. Narecord ang boses dito sa ating radyo. Madali sana pakinggan. Ang problema, wala tayong baterya. At yun ang kailangan natin makuha sa susunod na mission natin. At ito ang file natin. Para makuha ang bateryang magpapatunog sa player, kailangan makuha ang apat na ayuda sa scene of the crime na naglalaman ng baterya at iba pang grocery items. Kapag nakuha na ang mga ito, meron kayong tatlong pagkakataon para pumili ng apat na items na sasakto sa isang kilo. Kailangan niyong gawin ito sa loob ng 10 minuto para gawin ang misyon. At sabi ko nga, kung sino man ang salarin sa inyo, kabahan kayo dahil kung makuha nga ang baterya, ang ibig sabihin, maririnig natin, pwede natin marinig ang boses ng ating salarin. O hindi kaya, yung salarin, gagawa ng paraan para hindi siya mabisto at siya mag-uwi ng pera sa tamang hinala. Kaya good luck sa inyo, pwede na kayo pumunta sa ating sinunod. Sa third mission na gagawin namin is medyo madali para sa akin pero mahirap para sa kanila. Kasi ang kailangan namin gawin is kumuha bawat isa sa ano yung kanya-kanya mga plastic na ayuda. Tapos kailangan namin kumuha ng isang item lang para ma-reach namin yung isang kilo na yon. Here we go. Here we are again. Okay.
So pagkapasok namin dun sa mission number 3, nakita namin ang iba't ibang mga supot na nakakalat sa kwarto. At medyo kinabahan ako ng slight kasi hindi ko naman abot yung iba dun. So alam na natin kung paano kukunin yung ayuda. Buhatin mo ko. Ito na nga, galit ko pinagbabalik sa buhay. Ito, madali lang. Ayan na! This is it, Pansy! O, ito muna. Okay. One. Oh my God, alam mo, paghawak ko pa lang nito, pagkagaang-gaang na. Jameson. Pahawak? O, go. Sabi ko, Jameson eh. Huwag matapakan. Sabi ko, si Jameson. Oh, kama ka dito sa bahay. Okay. Ganun ba yan? O, sige. Ay, Titanic pala ito. Okay, go. Ay, ito medyo mabigat-bigat. Meron akong nakikita. So, ibig sabihin, kailangan na nila makahanap ng tamang kombinasyon na sa mga produkto sa loob ng mga ayuda bags na yan na lampas 1 kilo. Ano ang unang? Ito, mabigat to ketchup. Pasok to ketchup. Pwede na ba natin labas lahat? Sa akin, bigas. I'll go. Ito, okay na to. Ito, sure ako dito. Sure, sure ba kayo? So, kailangan kayo dyan. Ayan, okay. I'll go. Sure talaga mabigat na agad? Siyempre kasi kailangan natin umabot ng... Ay! Hindi, gusto niyong lapas ko eh. Oh my God! Ano ba? Parang pinagdududahan nila si Jameson ah. Hindi, so another round. Alam mo, walang problema kung mabigat o hindi. You heard that? I heard okay, that. Alam mo, walang problema kung mabigat. Kailangan talaga natin mapagigat. Pagkatayin na natin. We have time. Hindi, we have pwede time. Isa-isa lang. Yes. Ano yung mabigat dyan? Bigas. Hindi yan mabigat. First item. Oh my God! Hindi, tigisa. Ito nga sa'yo. Ay, kinuha mo na. Hindi natin pwedeng... Napansin ko kay James sa Mission 3, parang niloloko niya ako eh. Binibigyan niya ako ng ano, ayuda na magaang. I mean, kung di naman napansin ni Waki, yung plastic ko, tatlong items lang yun at lahat yun magaan. So, di ko alam kung ano yung pipiliin ko doon. Kala niya na I'm trying to sabotage yung mission namin. Tinat. Ito, magaan ko eh. Go na. Sabay-sabay ba ilalagay? 1 kilo yan. Ha? Ganun lang? Ako pa eh, galing laki akong palengke. Nung binuhat ni Waki Kiray, gamit lang ang kamay niya. Nagtaka ako. Kasi sinong nakakapagsabi kung ano yung bigat ng mga bagay nang hinahawakan lang? Sige. Sakila yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi sila nagtulong-tulong. Ako lang talaga ang mo. Huwag kayong ano. Alam nyo yan. Okay, let's do this. You're so helpful. may timbangan sa utak. Ano? Sa tanong? Ganun nga siya. Kasi nga, nagpapalengke siya dati. Okay, let's try. Nagtrabaho ko sa palengke, no? Okay, game. 29. Ano na yan? 45. Parang mabigat na to. Ay, hindi. Mabigat? Dapat inuna mo yung ketchup. Hindi, pareha din naman yan. So, lahat kami... Happy, siyempre, nalo. Pero meron siyang reaction kasi na nabigay na para siyang natulalan. Ha? Huh? Parang ganon. Alo! Alo! Galing ah! One try! Alo, galing! Ba't ganun yung reaction ko? Ako, ganun yung reaction ko pag natuwa ako. Kahit nagulat. Ang galing ko, di ba? Pag laking palengke, My God! Ang galing mo! Yung napansin ko kay Waki sa Mission 3, parang naghahanap siya ng butas sa amin. Like, yung sa akin, ba't ko binigay yung item na magaan. Basta sa amin lahat, naghahanap siya ng way to make us think. Mind-playing games, ganun. Ba't ganyan ang tingin yung tatlo? Ano pa siya? Siyempre, natuwa ko eh. Teamwork ba yun? Parang ako lang nag-work. Teamwork yun. Siyempre, kinuha mo yung mga gamit sa plastic namin. Tsaka pinag-usapan natin kung ano yung mga una. Excuse me. Feeling ko nagkamali lang talaga siya. Feeling ko gusto niya magsabotahe, pero yung pinagsama-sama niya, nasakto. Antay na lang natin yung wang-wang. So, mapapakinggan natin yung tawa. Kinakabahan ako. Tawa ba? Ubo? Hindi ko alam. Ano mas recording. Paano mo nalaman na may ganyan? Oo, ano? 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 Ano?
sandali. Walang ubo. Sinabi na... May sinabi ba kanina? Wala kaming ginawang ubo. Ha, tekay! Anong ubo? Recording. Wala. Oh my God! Sabi ka namin ni Luis magnambay ng recording ng boses. Pero walang sinabing tawa. Wala ding sinabi ubo. May palengke. Ay! It's over. Papasukin ng mga suspect, please. Maraming salamat sa inyong pagbabalik at maraming salamat na ginalingan nyo ang ating fact-finding mission. At ako'y natutuwa dahil kayo'y nagtagumpay at nakuha din siyempre ang mga clue. Kaya naman, ibig sabihin, itutuloy ng informant ang kanyang kwento. Kung nabibigyan ng mga packed goods ang mga kabarangay namin bilang ayuda, ang ayuda naman na bigay ng salarin ay chismis. Pero ako, may ayuda akong impormasyon tungkol sa kanya. Actually, nirecord ko nga yung boses niya. Pero ubo lang niya yung nahuli ko eh. Kaya eto, pakinggan niyo. At eto, pakinggan natin. Wala naman siyang pinindot, niloloko lang. Narinig na ang kanyang ubo, ang salarin. Ngayon, Waki, subukan mo nga umubo ng konti. Ganun ako umubo kasi babae ako. Okay. Pag-isipan yung tatlo kung yun ang narinig. Jameson, pasample nga ng ubo. Kai? Nagpa-check ka na ba? Nilalagdan ka ba tuwing hapon? Tumataas ba ang balikat mo? Charot. Oo. Oh. And last but not least. Ganun pag nag-a- ubo po. Ubo. Parang totoo na yung sa'yo. Nagpa-swab ka naman, di ba? Same naman po. Mukhang may laman, ha? Doon sa pagkakaubo ba? Eh parang medyo natunugan nyo na parang, ay, siya nga yun. Meron ba? Waki, kung sakali man, basis na narinig mo sa tatlo. Kasi yung ubo na yun is parang ubo ng panglalaki. Mm-mm. Hindi ubo ng pambabae. Mm-mm, tama. De, ako kuya. I trusted you. I know, I love you. I love you so much. Kaya nga, si Jameson ang... Kasi panglalaki. Okay. Mm-hmm. Eh, isa lang naman siyang lalaki yung dito. Yung boses ko mataas. Hindi naman siya... Oh. Wow, tumaas bigla. Biglang din naman. Jameson, ikaw baka sakali man? Medyo parang familiar yung ubo na yan sa mga kasamahan mo. Medyo ano eh, may pagka-husky sa pag-ubo. Nag-lean towards... Mm-hmm. Well, panglalaki yung ubo. So, pili ko si... Ano, si bakit? Excuse me, who told you na lalaki ako? So, ang patunay. Feeling ko lang na lalaki ka. Okay. Feeling ko lang. Ako, ganun din lalaki, di ba? Pero... Iba yung dating eh, kasi yung ubo niya kanina medyo mahangin. Ito parang mas full. Feeling ko si James. Get up, go. Dahil inaasin ako. Oy, okay, kuya, given na parang panglalaki yung ubo. Pero, hindi natin alam kung anong mga twist na nilagay nila doon. Kaya parang nakaka... May chance! Yes! May chance! Parang ako may iniisip favor. Ko. Yan ang masinasabi nating iba mag-isip. Oo. Yan mga so, ganyang paghinal. Pang matalino, no? Talino. So parang pwedeng babae. Pili ko lalaki talaga. Pero ang pinakamaganda, bibigyan ko kayo ng oras mag-isip ng konti dahil ang susunod na dito, kayo na ang magtatanong sa isa't isa. Game. Dahil ang susunod na, ang cross-examination. Ako si Karina Bautista, ang inyong special agent ni Luis Investigator Luis Manzano. At oras na para makiimbestiga sa pinakabagong mystery reality game show na susubok ng kutob nyo dahil may pabuya ang may... Tama.
Ang serious ko naman doon, mga katropay. Ako po ang mag-update sa inyo ng never-before-seen ganaps at juicy comments tungkol sa ating mga suspects. Oh, use our official hashtag Tamang Hinala sa Pay para updated kami sa mga hinala nyo. Maki-join na din sa live investigahan. Punta na sa YouTube channel ng Pay o sa chatbox sa pay.com.ph. Oo, kanina nakita nga natin na si Waki, unang subok pa lang pero nagtagumpay kaagad siya sa pagtimbang ng tamang mga kagamitan. Medyo suspicious ba yon? Or sabi niya nga, lagi siyang nasa palengke, baka magaling lang talaga siya. Pero si Jameson, parang lo, sabi niya guys, parang hindi siya natuwa. Pero yun na nga, iba-iba ang mga lumabas na ganap sa ating Mission 3. Bakit na lang kaya ganun ang mga reaksyon nila? Ngayon naman, na malalaman natin yan maya-maya. As reward sa mga tamang hinala skills nyo, 10 ang may pabuyang 500 pesos. 5 ang may reward na 1,000 pesos. At 2 ang may reward na 2,500 pesos. Pumunta na sa pay.com.ph, mag-register at kumpituhin ang profile. Abangan ang mga tanong na konektado sa mga ebidensya at salarin. Importante po yan. Nakisali ka na sa investigasyon, pindot pa'y nalo ka pa. San ka pa? Dito ka na, Pay Channel na. Yes, alam kong kanina pa kayo nag-aabang kung sino ang nagkalat ng chika, ang chismis. Kaya magbibigay na ako ng pabuya sa 10 katropay na makakapagbigay ng tamang sagot sa tanong na konektado sa kaso natin this weekend. Kaya heto ang tanong. Sino ang nakapagtimbang ng tama at nakapagpanalo sa misyon? Waki Kiray. Jameson. Kai. Kiara. Finalo ang may tamang hinala, kaya naman 1 minute timer starts now. Vote na mga katropay! Good luck guys! Galingan ninyo! Oo, pero tandaan, cranberry juice ang unang ano natin, evidence. And narinig rin natin yun, ubo! Interesting, di ba? Parang medyo malalim kasi siya, kaya sabi nila puro mga lalaki daw. Pero ako, parang tama si Ate Kiara. Pwede rin nililito lang tayo at sinasabotage tayo ng ating salarin. Tapos ginawa niyang malalim. Kasi madali lang naman gawin yun. Ako nga eh, malalim na kagad ubo ko. Ay ba? Pasakit na tayo. Pagod na ba ako in life? Hindi pa po, ayan. Kaya make sure to vote. And syempre, pag-isipan nyo ng mabuti dahil nililin lang talaga tayo. Oo. Pansinin natin yung small details. 7 seconds na lamang po mga katropay. Vote na! Ayan, malapit na tayo mag-time's up. Kaya naman galingan nyo mga katropay! Time's up. At ang napili ng mga katropay with... Kinakabahan ako sa inyo. 78% ay... Waki Kiray! At ang tamang sagot ay... Si Waki Kiray! Ayan, ang gagaling ninyo! Ang gagaling, ang gagaling. Talaga naman, perfect kayo. Sa mga nakahulan ng tamang sagot, pindutin ang yes para makasali sa raffle. 10 ang mapipili via randomizer mula sa lahat ng nakapagbigay ng tamang sagot. Abangan ang mga pangalan nyo mamaya pagkatapos. Malapit pag nagtatapos na yung show dahil i-announce ko po yan. Tumutok lang at maki-imbestiga dahil susunod, 5 katropay ang mabibigyan ng 1,000 pesos. Magbabalik pa ang Tamang Hinala.